Hello guys, andito na naman ako ngayon guys para mag-share ako sa inyo ha. Kasi guys, bali may mga nagtatanong sa akin. Marami talaga, kumbaga marami talaga guys ang na-inspired sa akin ha. Kumbaga naano sila sa kwento ng buhay ko dahil kumbaga talagang ang dating wala, dati akong mahirap guys, sa dati akong mahirap pero talagang sa awa ng Diyos guys ay naabot ko lahat ng mga pangarap ko. Yan guys ang ibig kong sabihin. Tapos ngayon, tinatanong nila ako paano daw maging Bertudes. Ha, yan guys ang ibig kong sabihin. Paano daw maging Bertudes kasi gusto din nila na maging Bertudes sila. Kasi ako guys, isa naman akong Bertudes na tao. Yun nga lang guys, ang pagiging Bertudes ko ay ginagamit ko guys sa pampaswerte. At kumbaga may mga natutulungan din ako guys ha. Ginagamit ko ito guys sa pampaswerte. Pero sa mga ano naman guys, sa mga pang-emergency, minsan nagagamit ko naman ito. Yan guys ang ibig kong sabihin. Ang pagiging Bertudes guys, ang pagiging Bertudes ng isang tao, ito guys ay minsan ay kapapanganak pa lang sa'yo, isa ka ng Bertudes na tao. Yan guys ang ibig kong sabihin, kapapanganak pa lang sa'yo. Ibig sabihin, pinanganak ka na isa kang gifted pagdating sa spiritual. Yan guys ang ibig kong sabihin kasi ako guys, yun ako guys, kumbaga isa akong gifted guys pagdating sa spiritual. Kasi bata pa talaga ako guys, hindi ko din alam guys, bata pa ako. Elementary pa lang ako, nagtataka ako sa sarili ko, bakit napakahilig ko pagdating sa mga ganyan na mga bagay na ganyan. Yan guys, lalo na pag yung mga nagkikwentuhan sila yung mga tungkol sa anting-anting aghimat, yung mga binaril na hindi natalaban. Marami guys ang mga kwento na naan, lagi ako niya nakikinig na ganito ganyan doon sa amin yan guys. Kasi doon sa amin guys, sa lugar ko guys, noong panahon guys ay marami guys doon ang may mga anting-anting o aghimat. Hindi tinatalaban ng bala, hindi tinatalaban ng itak. Yan guys, kinakain na lang ang mga butik. Nginunguya yan, hindi yan dumudugo guys. Masyadong mahaba ang kwento ko kapag ikikwento ko yun. Yan guys, ang ibig kong sabihin. Yun guys, naging mahilig ako hanggang sa high school na ako guys. Talagang kumbaga, pinasok ko guys ang spiritual. Pero hindi yung devotion po der pondo ang ginagawa ko. Ha, yan guys, una kong pinasok guys ay yung ipinagdarasal ko guys yung mga kaluluwa sa purgatorio. Sabihin ko sa inyo guys, napakatiyaga ko na bata, high school pa lang ako. Yung pocketbook na manipis, na parang ganun, puno yun ng dasal guys. Siguro ang babanggitin ko niya na dasal guys, bawat dasal sa araw-araw ay 100 na Our Father, Hail Mary, Apostles' Creed. Ha, talagang nakahigalang ako niyan guys, nagbabasa ako. Walang kaalam-alam ang nanay ko. Ang binabasa ko ay nag-aano na ako. Para bang devotion na yun guys ang ano doon. Kasi pinagdarasal ko yung mga kaluluwa sa purgatorio. Ayun guys, kasi yun ang umpisa guys nung pinasok ko guys yung spiritual. Pero wala akong kaalam-alam na gifted pala ako. Marami na akong nagagawang himala sa buhay ko. Yan guys, marami akong nagagawang himala. Yan guys ang ibig kong sabihin. Tapos yun, wala akong alam nag-gifted ako na tao, naging mahilig ako sa spiritual. Yung ngayon, pinasok, unang-una kong pinasok guys, ay ang gayuma talaga guys. Gayuma kasi syempre kapangitan natin noon, yung panahon na yun guys, talagang as in, talagang alam naman natin. Diba kapangitan, ang una kong pinasok dyan guys ay yung gayuma. Yan guys, hanggang sa napapansin ko, yun, para bang umaano na guys yung gayuma sa katawan ko. Yung dinadasal ko na sa gayuma guys, pumapasok na, napapansin ko na. Sabi ko, bakit parang laga akong tinitingnan? Yung ganun. Yun pala, kapag may gayuma na ang katawan mo, kumbaga pasok na ang gayuma sa katawan mo, magiging attractive ka na guys sa mga babae yan o kahit na lalaki. Yan guys, ang ibig kong sabihin, hanggang sa marami na ang manliligaw sa'yo. Yan guys, ang ibig kong sabihin. Kasi kumbaga nadadaya na ang mata nila sa pamamagitan ng gayuma na yan. Yan guys ang ibig kong sabihin. Tapos doon na din guys, ha, kaso ako dati guys, medyo naabuso ko talaga yung guys, pero pinagsisihan ko yung lahat. Kasi minsan guys, kapag may gayumang isang tao, minsan hindi mo na nakukontrol, lalo na kapag bata ka pa, hindi ko pa alam nun guys ang batas pagdating sa spiritual. Yan guys ang ibig kong sabihin, minsan gusto ko manakit lang, yung bang manakit, mahalin ako, tapos ngayon iiwanan ko, ganun guys ang ibig kong sabihin, para bang gusto ko lang manakit. Yun guys ang ibig kong sabihin. Pero pinagsisihan ko na yung lahat. Ganun guys ang ibig kong sabihin. Tapos hanggang sa pinasok ko na din guys yung pagdating sa muntik na akong mabaril guys. Muntik na akong mabaril. Ngayon panay na ang paputok ng
Hindi ko nababanggitin kung sino pa yan, guys. Kumbaga, ito, guys, ay relatives ko pa. Na, kumbaga, kunting pagkakamali lang dahil lang, guys, sa lechon, na ang lechon, guys, ay kinain, pinabantayan sa amin dahil, guys, ang lechon, pinabantayan. Ano, ngayon, nginat-ngat ito, guys, ng aso, galit na galit, ngayon, kumuha ng baril, guys. Kumuha ng baril, 45 na baril, panay na ang paputok, hala, takbo na kami ng kapatid ko, ganun guys, ang ibig kong sabihin yung kapatid ko, nakatago na sa kwarto, ako guys, ay naano ako na, naiwan ako ngayon guys, nagtago ako sa likod ng pintuan, yun guys, pakakita sa akin, pag ganun guys, ng baril, pag kalabit guys, talagang hindi ito pumutok, yan guys, ang ibig kong sabihin yun, kaya kumbaga subok ko din yung, ano ko pagdating sa ganyan na bagay. Yan guys, hindi pumutok. Tapos ngayon, yung paa niya guys, yung dito guys, yung paa niya, yung puto niya dito, ay talagang bumagsak yung baril. O, diba? Sino ba ang umano sa kanya? Bakit bumagsak? Galit na galit siya. Dahil pilay-pilay siya guys, iika-ika siya naglakad. Yun guys, ang sinasabi ko sa inyo, na mga oras yun guys, ay may gabay. Hindi tayo ang gumagawa niya, kundi ang gabay natin ang tumutulong sa atin para proteksyon na tayo pagdating sa bagay na yan. Yan guys, kaya kumbaga ang mga sinishare ko sa inyong mga orasyon ay mga sagrado yan ha. Yan guys, ang ibig kong sabihin. Maraming bisis na. Tapos may mga ano din guys ako. Doon ko na nadidiscover. Nasabi ko bakit nakakapag ano, pagana ng mga ganito. Ganon guys, yung pala isa akong gifted na tao. Nagtaka na ako sa sarili ko. Dahil minsan hindi rin ako nakikita ng tao. Yan guys, ang ibig kong sabihin. Lalo na paggabi. Yan guys. Ha, isang ano ko lang yan. Tapos ito. Idikit ko lang ito guys sa dingding, hindi na ako niyan nakikita. Yan guys ang ibig kong sabihin. Marami akong kaalaman, tapos yung sa lakas yan, ang high school pa lang ako guys, ay talagang kumbaga na ano ko ang orasyon na yan. Kumbaga mga ano na yan guys, kumbaga doon ko na discover guys na gifted ako. Ang pagiging Bertudis ng isang tao, pwede kayong mag-devotion po der pundo para kayo ay maging Bertudis, pero kailangan focus guys ang pagde-devotion po der pundo nyo kasi kumbaga humihingi kayo ng pahintulot kay God para pagkaloobang kayo ng kapangyarihan or kakayahan pagdating sa spiritual. Ganon guys ang ibig kong sabihin, kailangan suyuin nyo si God. Hindi ko sinasabi na kapag nag-devotion po der pundo kayo ay magiging successful kayo. Kayo ang makakaalam niyan at ang Diyos ha. Dahil hindi ako ang magbibigay ng pahintulot sa inyo para kayo ay makapagpagana ng orasyon. Yan guys, kumbaga dyan makukuha ang mga ano ha, ang haba na ng kwento ko, dyan makukuha kung paano ka maging Bertudis or makapagpagana ng mga orasyon o anting-anting na yan. Yan guys ang ibig kong sabihin. Minsan naman, ito guys, ay ginagamit ko naman ito sa pampaswerte. Yan guys ang ibig kong sabihin. Para swertehin, yan guys ang ibig kong sabihin. Pwede din sa ganun, ganun guys ang ibig kong sabihin. Tapos sa mga pang-emergency naman guys, kumbaga may mga buhay na rin ako na na-save na. Kumbaga talagang hinawakan ko lang yung tao na yan sa mga emergency. Kumbaga 50-50 kailangan ng ambulance pero ako mismo guys ay nakatulong. Ganun guys ang ibig kong sabihin ha. Kumbaga may kakayahan din ang kamay ko na kumbaga dampian ko lang siya guys ay magiging okay siya. Pero hindi ako guys ang gagamot ha. Hindi ako nagagamot. Sabi ko nga lagi pinapaliwanag ko na pang emergency lang ako kasi minsan guys ay medyo mahina pa ako guys sa paggamot. Yung maggamot ako. Ang gamot ako, medyo mahina pa ako kasi ako guys ang ano kagaya nung na yung dati ko last ko guys na natulungan. Na kumbaga ito guys ay pang emergency, bali kailangan din dalhin siya sa hospital. Tapos nandoon din ako guys, kumbaga nakatulong ako. Yan naging okay siya, parang nag-alibay lang siya na may sakit siya, pero talagang naging okay siya samantala na may milipit siya sa sakit. Yan guys ang ibig kong sabihin. Kumbaga 3 days yata ako noon na nanghina ako para bang na ang ano niya ay napupunta sa akin. Yan guys ang ibig kong sabihin, kaya hindi pa ako pwede manggamot kasi medyo mahina pa ako sa panggagamot. Sa mga pampaswerte lang ako guys, kumbaga malakas ako, umatak ng swerte. Kaya kumbaga marami din guys ang mga lumapit sa akin na nagpasalamat sa akin pagdating sa proteksyon, pagdating sa paggaan ng buhay, na unti-unting gumana ang buhay nila. Yan guys, ang iba swinerte. Yan guys, kumbaga dyan lang para bang nakakapag-focus ako dyan guys sa mga bagay na yan. Ha, yan lang guys ha. Thank you guys. Thank you sa mga subscribers ko. Tapos, ask him, Julie, Janim ha, yung ano ko, yung Facebook ko. Ha, basta kapag gusto nyo lang guys na maging Bertudis kayo guys or makapagpagana kayo ng mga orasyon, anting-anting o agimat, kailangan nyo guys mag-devotion po der pundo ha.
Yan guys, kumbaga humingi kayo ng pahintulot kay God, ha. Pero may mga tao naman dyan guys na kahit hindi nakapag-devotion po their pundo, sila guys ay may kakayahan dahil sila guys yung mga tao na gifted. Yan lang guys, ha. Hindi ko na ikwento lahat guys ang na-experience ko kung paano yung sa pagiging gifted guys, dahil alam nyo hahaba at hahabang kwento ko dito, ha. Yan lang guys, sa sunod naman na pag-vlog, ha, kasi medyo ano, medyo natutuyo na ako ng lalamunan. Yan lang guys, I love you all.